Ayan, so andito po yung may magandang ano view, ayan o. Oh. Ayan, nabig ka lang. Baka masangi po kayo dyan. Ayan pa. Ayan, so nakadaan na po yung... Hello po, so good evening. Meron po akong for upload ngayon, so... Ito po yung biyahe ko nung pauwi ako ng Bicol. So, sana panoorin nyo. Let's go! So, good morning sa inyo. So, magbibiyahe pa ako pauwi ngayon ng Bicol. So, uwi muna po ako kasi dalawang linggo po akong hindi umuwi sa amin, sa Dait. So, let's go! Ayan, so pauwi po tayo ng Bicol ngayon, so kailangan ko pong bisitahin ng aking pamilya. So dalawang linggo po akong hindi umuwi kasi gawa ng walang panggasolina. Medyo hira po sa panggasolina ngayon. Ayan, so kasalukuyan pong nandito po ako ngayon sa kanto, sa may Palawan pawn shop. Kasi di na light. Ayan, so sana hindi maulan sa Camarines Norte kasi madulas, pudpud na pa naman ang gulong ko sa hulihan. So magpapagas lang po ako dun sa gasolinaan sa may Bibito. Ayan, so update na lang. Ayan, so nandito na nga po ako sa Barangay Bibito. So solo ride po ito, solo ride. So sana hindi maulan sa Camarines Norte. Gawa ng mahirap po pag maulan pag nagbabiyahe. Eh, may paparating naman pong bagyo ngayon kaya medyo makulimlim po ang panahon. So sana hindi naman po tumama sa mga kalupaan yung bagyo ngayon. Ang dami, magkakasunod po yan. So update na lang po ako mamaya. So malapit na nga po ako dito sa may mga ginagawang flyover sa Kanda, Barangay Kanda. Ayan, so ang dami na nilang nailagay na mga poste ngayon. So buti na lang at hindi po ngayon matraffic sa mga oras na ito. Siguro mga mamaya-maya andyan na yung mga traffic kasi nagkakasabay-sabay na naman po yung mga malalaking truck. Kaya nagkakaano. So medyo malubak nga po ngayon. So dami na po nilang na ilagay ng mga malalaking poste. So as you can see, ayan, ang laki ng mga poste. So talagang matibay, napakalalaki po ng bakal. Ayan po, bagong buhos lang po ata yan, o bubuhusan pa lang. So ayan, so traffic po dito sa mga oras na to. So sana dito lang ang traffic. Ay ano,
So, update na lang po mamaya kasi may mga dumadaan pa sa kabila. Sinarado nila yung kabilang lane. Update na lang po. Ayan, so dito lang pala yung sarado sa may anong ito kasi may ginagawa. Ayan, oh. So may nakasunod pala sa aking malaking truck. So 10 kilometers to Calawag, Jollibee. So malapit lang po dito kasi ang Calawag ay magkadikit lang po yan. Ayan, so diretso na po itong aking biyahe. So update na lang po mamaya at magtitipid po tayo ng battery kasi hindi po pang long lasting battery ang gamit ko. Okay. Ayan, so nandito na po tayo sa part ng Calawag na lubak-lubak. Oh, tingnan nyo naman yan. Hanggang ngayon po hindi po maayos-ayos ang kalsada dito. So kung hindi po tayo magdadahan-dahan dito, sisirain po yung sasakyan nyo dito. Ayan. So, nakikita nyo naman po. Lubak, lubak. So, yung hindi lubak, doon na naman dadaan yung malalaking truck. Yung malalaking truck ang sumisira ng mga kalsada. Sobrang bigas po ng truck. Kaya, ayan, nagkakabasag-basag po yung kalsada. So, tsaka sa sobrang tagal din po ng kalsada, so kumbaga lumalambot po yung lupa sa ilalim kaya bumibigay. Ayan. So dito dan sa unahan meron pa pong lubak-lubak. Pagliko na yan, meron pa po dyan na lubak-lubak. So kung nakikita niyo po yung lane sa kabilang ano, ayan, so maputik. So ibig sabihin may lubak na dadaan, katulad po niyan, no? Ayan. So ang lalim. So kung hindi niyo po kabisado yung lugar na to, talaga po maano po kayo sa butas. Baka ikasira po ng mga mugs ng sasakyan. Lalo-lalo na po yung may mabibigat na pangarga. So kaya po kung sa mga lahat po ng mga biyahero dyan, riders, kung hindi nyo po kabisado yung mga dinadaanan nyo, so huwag po tayong magpatakbo ng mabilis. So advice lang po, hindi naman po sana mamagaling po ako. So dubling pag-iingat po pa sa pagmamaneho. Ayan. So malapit na po tayo dito sa may cementerio ng Calawag. Ayan. Ayan po. So, update na lang po ako mamaya. Ayan, so, andito na po tayo sa My Pure Gold ng Calawag. Ayan, oh. So, akyat na po tayo dito sa may ano po ng Mama Mary. So, Mama Mary. Ayan. So, may malaki po siyang statue dito. Ayun. So, nakikita nyo naman po siguro yan. Ayan po. Ayan po. So, update na lang po ako mamaya. Ayan, so, dito po sa lugar na to, lubak-lubak din. Pero ngayon po ay inaayos na, ayan po. So, buti na lang medyo malawak na po yung kalsada dito. 4 lanes yung nasa gitna ay inaayos na po, gawa ng malubak na malubak po dito nung hindi pa yan inaayos. Ayan. So, sana mabilis po matapos itong ginagawa nilang to. At sana hindi po matabang ang timpla ng ibubuhos ditong halong simento at mga graba buhangin. So kasi minsan ay matabang, ang nangyayari po ay ilang buwan pa lang ampaw na naman.
Ayan, so update na lang po ako mamaya. So, ang hirap po nang mag-overtake dito sa malalaking sasakyan na to. Ayan. So, kahit pa paano yung iba na lagpasan ko na. Paliko-liko po kasi. Saka may mga two-way lane lang po ang kalsada kaya hindi ka agad-agad makakapag-overtake sa ganito. Tapos may kasalubong pa mga malalaki din. So, mahirap talaga. Wala dyan. Ayun, so update na lang po mamaya. So dito, so ayan o, may ginagawa din po ditong kalsada. So sigurado po ang kasunod dito, ito na po yung nasa gitna. Ayan. Kasi hindi po siya nakadikit doon sa ginawa nilang bago. So, ibig sabihin po niyan, kasunod na po ang ayusin yung nasa gitna. Kasi medyo ano na rin po kasi ang kalsada dito. Ayan. Tinapalan lang ng tinapalan ang espalto. Ganun pa rin, pag dinaanan po ng malalaking sasakyan, ayun, nagkakalubog-lubog yung ano, mga nilagay nilang espalto, ayan. Ganda po yan. So, may mga butas-butas. Ito po yung mabilis makasira sa ano. Mabilis po makasira sa mga gulong tsaka mugs natin. Ayan, so ang bibilis pa magpatakbo nung mga truck na yon. Ayan, so update na lang po ako mamaya. Ayan po, so malapit na po tayo dito sa isa na namang lubak-lubak. Ayan, so isa din po dapat ito sa ayusin nila. Ayan o. So wala ka na pong mapag-iilagan dito. Puro na po lubak. Ayan, kung hindi ka po mag-iingat dito, adisira lang po ang mga ano ng motor nyo dito. Bags, lalong-lalo na po yung bearing ng motor. Ayan, so update na lang po ulit mamaya. Ayan, so malapit na po tayo dito sa may boundary ng Quezon at Bicol region. Ayan, so ayan po ang ating boundary or marking. So andito na po tayo malapit sa ano, dito sa may checkpoint. So malapit na po tayo dito sa Tabugon, doon sa may intersection. Ayan, so update na lang po ako mamaya. Ayan, so kakalagpas ko nga lang po doon sa may timbangan ng mga malalaking truck. So tinitingnan nila kung hindi po overloaded ang mga truck, kasi nagko-cause po yan ng accident pagka ganyan. So sana hindi po kayo nag-overload ng inyong mga sasakyan para iwas accident rin po. Ayan. So intong muna tayo dito sa lugar na to. Ayan po, so biyahe na po ulit tayo. So dito na po tayo sa papasok sa way papuntang Santa Elena. Ayan po. Ayan po yung way na yan. Yan po yung papuntang Camtur. At dito po sa derecho, ito po yung papuntang Camarines Norte. Ayan po. Ayan, so kasalukuyan po na dito po tayo sa may checkpoint. Ayan po. Checkpoint sa mga boundary. Yan din po yung checkpoint dati nung mga kasagsagan po ng lockdown nung pandemic. Pero ngayon ay ayos man ah. Ayan, so nandito na po tayo sa napakalawak na kalsada.
napakaganda po ng pagkakagawa. Ayun, so medyo lupak-lupak po yan nung ano, nakaraan. Ang ginawa po nila, pinatungan po nila ng espalto. So ayan naman po ang resulta, nakikita nyo naman, napaka ganda at napakalawak. So sana ganito lahat ang kalsada. So pero hindi rin po lahat, kasi katulad na yung ibang may-ari ng lupa, medyo against po sila sa pagpapalawak ng kalsada, gawa ng nababawasan na naman yung tinatitiray ka ng bahay nila. So ayan, so update na lang po ako mamaya. So papunta na po ako lang Santa Elena. Ayan. So malapit na nga po tayo dito sa Santa Elena. Ayan, so merong isang nakamotor na napakaingay na tambutso. Sana po ay huwag pong umulan, kasi sigurado madulas ang kalsada, lalo na marami pang inaayos sa kalsada ngayon. Dito na po tayo sa may pavilion. So medyo mahina po talaga ang signal. So nagla-live po sana ako, kaso paputol-putol po ang aking live gawa ng napakahina po ng signal. Ayan, so andito na tayo sa sentro. Sentro po ito ng Santa Elena, Camarines Norte. Ayan, so update na lang po ako mamaya. So traffic dito gawa ng may nag-aano dito ng ano, dito tayo sa gilid. Ayan, umaambon-ambon na. So may mga ginagawa ko sila. Ayan po. So nagwa-widening po kasi dito sa lugar na. Ayan. So lalakihan po yung kalsada. So kaya tinitibag po yung bundok na yan. Ayan. So dito po yan sa may kurbada. So napakalaking po ng simoy ng hangin dito sa lugar na ito. Napakarami pa po kasi yung puno, kahit na medyo parang bitukang manok yung lugar. Napakaganda naman po ng kalsada. So ayan, ang ganda po ng pagkakagawa nila po ng walling dito sa banda rito. Ayan po yung mga ginagawa nila para iwas po sa landslide, kaya po nila nilalagyan ng ganun. So ayan, so update na lang po ako mamaya. Kaya huwag naman po sanang ituloy ang ulan na yan, kasi
mahirap magbiyahe ng maulan. So, andito na nga po tayo malapit sa boundary ng Santa Elena at Labo, Camarines Norte. Ayan, so medyo malamig din ang simoy ng hangin dito sa lugar na to. Napakarami pa po kasing puno. Ayan po. Ayan na po ang marking ng Labo. Labo, Camarines Norte. Ayan. So, ngayon po ay kasalukuyang nandito na po tayo sa sakop ng municipality ng Labo. Ayan, so malapit na po tayo dito sa may inaayos na kalsada. So papakita ko po sa inyo kung may improvement na, kung okay na ba, o ganun pa rin. So ayan, so update na lang po kapwa. So sana ay okay naman doon. Ayan, so kasano ko lang po sinisira po yung kabilang kalsada. Ayan, so hindi pa po totally tapos yung kabila, kasi ano, siguro ay para maayos na. Ayan po, kabila pa lang may bako. Ayan. So dito na tayo sa kurbada kung saan may tumagilid na truck dito. Na po, so may mga pagbabago na. So ginagawa na rin po yung kabila tulad po nito. Ayan, so may mga nadaang anong sasakyan sa kabila din, so huwag natin salubungin. Ayan, so pwede na yan kasi hindi naman na po ganun kalalaki yung kasalubong. So ayos na yung kabila. Yung kabila naman ang ginagawa ngayon. Ayan, so medyo mahirap po pagka wala pong nagbabantay, nag-ano kung may, kung okay ba yung lane sa kabila. Ayan, so siguro po ay bubuhusan ako ito kasi nakaganda na. Ayan, so napakahaba po ng sinira. So kasalukuyan po tayong nandito sa may tapat ng elementary ng Bayabas, sa may tulay na bakal. Ayan o. So andito po pala yung nagbabantay. So pagka puro wheels po kayo, ayan po ang ano. So hindi po kayo pwedeng dire-diretso lang, kasi baka mamaya may kasalubong po kayo sa kabila. Ayan, so update na lang po ako mamaya. Ayan, so nakadaan na po yung malalaking sasakyan, may bus. Ayan, so okay na rin po yung nasa kabila. So pinatitigas-tigas pa po kasi pagka dinaanan po yan agad, mabilis pong mababasag, hindi pa po siya, kaya hindi pa po siya pinapadaanan. So napakahaba na po ng nagawa nila. So sana po ay tumagal ang kalsadang yan na ginawa nila. Ayun, so dito po sa kabila ay as is pa rin. So yan pa rin yung pagbulintaan ko nung nakaraan. So yan din yung ginawa nila. Ayun, so may nakabantay din dito. Shout out sa'yo. Ayan, so update na lang po ako mamaya. So ipinakita ko lang po sa inyo yung mga inaayos na kalsada.
sa mga nagpabiyahe din po na katulad ko pa o inang Bicol papunta dito sa Camarines Norte. So sana mapanood nyo to at para alam nyo din po na ganun po yung daanan. So yung kalsada po dito na malubak na din, inaayos na rin nila. Ayan. Ayan po, so dagdag na naman po yung nasirang kalsada. So nasira naman po siya kasi aayusin nga po. So good job naman po sa may project nyan. So shout out po sa'yo kung sino man po kayo ang may hawak ng project. So update na lang po ako mamaya. Ayan, so andito po yung may magandang ano view, ayan oh. Pakaganda. So inaayos din po yung kalsada dito sa lugar na to. Ayan. So may tumawag po kasi gawa ng nangihingi po siya ng forms ng for transfer. Ayan, so ito mabagal po ang ating sinusundan. So ayan po yung mga inaayos dito. Napakahirap po dito at medyo 2 lanes lang tapos one way lang. Ayan po, so ayun, nabigyan ng bariya yung mga bata, ay nag-iisa na yung pa, may mga nangihingi pa dun. So ingat-ingat lang kayo, baka masami po kayo dyan. Ayan pa. Ayan, so update na lang po ako mamaya. So nandito na nga po tayo sa Bagong Silang, sa may Rotonda. Ayan po. So tingnan niyo po yung mga establishment dito, napakarami. So kala mo po ay bayan. So isa lang po ito sa barangay ng Labo, Camarines Norte. Ayan. So may mga pasok pala ngayon. Traffic lang, traffic. Update na lang mamaya. Ayan, so malapit na po tayo sa Talubatib. Ayan, pagkatapos po ng ahon na ito, Talubatib na. Ayan po, so nangangahulugan po na malapit na po tayo sa bayan. Hoy. Akala ko nauna ka na. Akala ko nauna ka na. Ay. Ayun, so nandun pala po yung aking katrabaho.
tayo sa Barangay Calamonding ng Labo. So, town trapper na po ito, sakop na po. Ayan. So, nauna na si Eric. Akala ko po talaga ay nasa bahay na nila yun. Yan pala, ako pala po yung nauna. So, ngayon, siya lang nauna gawa ng ano. So, ayun po yung naghahasa ng lagari, oh. Ayun, seryoso. So, naandito na po tayo sa bayan ng Labo, Camarines Norte. So, dahan-dahan lang po tayo at medyo traffic na po sa lugar na to. Ayan, so, update na lang po ako mamaya. Hinto daw muna kami dito sa 7-Eleven gawa ng siguro bibili yan ng ano, ng pasalubong sa anak. Ayan, so dito rin pala nag-stop over yung mga ano. Ha? Ayan, so nandito na po tayo sa Talisay. So, malapit na po tayo. So, dito na ako dadaan sa shortcut. Hindi na po ako didiretso rin sa sentro ng Daet. Kasi, iikot pa po ako pagka doon pa ako dumaan. Ayan, so, nandito na po ako sa napakalawak na kalustada. Kalustada ng Talisay. 1, 2, 3, 4. 4 lanes. Napakaganda. Ayan po. So, kakaliwa na nga po ako dito sa dito po sa may municipio. Ayan, so nandito na nga po ako sa Barangay San Francisco. Napakagandang palay. Ayan o, grabe ang bunga. Ayan pa, yung iba natumba na sa siguro na ano ng hangin. Ganda. So, dito na nga po ako sa San Nicolas. Talagang pantay-pantay yung bunga ng palay na yun. Nandito na nga po ako sa Barangay Awitan. Ayan, so ay, binalik pala uli dun yung owner sa ano, flat na naman. Sa gitna pati dito na.